Hello YouTube, hello everyone. My name is NinongAce. Welcome again to my YouTube channel. In this video, gagawa po tayo ng NFT game review na rin-request ng isa sa mga subscribers natin dito sa channel na to. Okay, the game is ang The Summoner. Ang nag-request ng game review na to, guys, from our Discord channel. Okay, kaya samahan nyo kami doon kayo mag-request. Si Ma'am Yanni. Okay, hi po. Sabi niya, good evening, Nong. Pa-review po sana ng Summoner by Polygon po. Smiling face. Live na po, P2in niya, TIA. Salamat po ulit, Ma'am Yanni. Okay, usap tayo dyan mamaya. Salamat sa pag-request ng Summoner, thesummoner.io. Okay, isa-isay natin to, no? Gameplay, game mechanics, dev team, white paper, website, social media, lahat yan sa video na to. Before we start, guys, I am not a professional financial advisor. Ako lang po ay nagre-review lang ng mga NFT games na rin-request ng mga subscribers natin dito sa channel na to. Hindi po kami shiller, fooder, or bayad para gumawa ng mga NFT game reviews na katulad ng iba. Okay, ang atin po ay rin-request sa atin yung mga games na i-review natin at dini-DYOR ko na sineshare ko yung DYOR ko sa inyo. Para lang alam ng lahat, ang DYOR po is do your own research. Kadalasan nyo po ito naririnig, no, sa mga nagre-review ng mga NFT games na katulad nito. Kaya nila sinasabing DYOR kayo kasi hindi nila masabi kung ano yung consequences, okay? Kung ano yung negative side of every project they review. Kung sila sinasabi nila mag-DYOR kayo, ako sinasabi ko, ito ang DYOR ko. Kasi sinasabi ko yung pros and cons, yung good and bad, yung loss at gains ng bawat project na rinireview ko. So guys, kung mag-i-invest kayo sa mga NFT games, always do it at your own risk. Wala pong pumipilit dapat sa inyo kung saan kayo mag-i-invest. Lahat to eh gabay lang para sa inyo. Paalala lang, guys, yung ating Discord channel nandyan po sa baba sa link sa description box. Click nyo lang yan. Libre po yan. Samahan nyo kami doon. Pag-usapan natin mga NFT games na gusto nyo. And to support this channel and this video, guys, don't forget to like, share, and subscribe. Malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mas maraming honest, real talk NFT game reviews para sa inyong lahat. Pati na rin yung bell icon. Okay? Salamat po. So guys, start na tayo, no? Summoner, thesummoner.io yung pangalan ng website. Mystery box, taking login. Ito actually YouTube video to, play ko lang sandali, wala namang sounds to eh. So ganyan ang itsura niya, okay? Para may idea kayo. Para siyang idle mystic, no? Pero lumalapit yung mga character sa kalaban. Pero again, hindi rin to turn-based, no? Kasi sabay-sabay lang silang lumalaban dyan. So down tayo dito, guys, play now. Okay, so sabi nga ni ma'am, available na daw. Okay, open na tong game na to. About Summoner is a play to earn P2E MMORPG NFT game. Get ready for your journey to conquer all enemies, complete missions, and earn rewards. Okay, ito yung NFT niya, guys. Warrior, Ranger, Assassin, tsaka Supporter. Okay, Supporter talaga, no? Fight against enemies with creatures of 4 classes, Warrior, Ranger, Assassin, and Supporter. The minted NFT may have different designs and parts from the creature above. Each creature has stats with 9 different grades. Ito, guys, sa baba, lobby, puro screenshot lang to ng mismong game. At ito yung roadmap niya, guys, okay? Napakasimple, pinakasimpleng roadmap na nakita natin. Ito na yun. Okay, Q1 2022 start mint. Q1 2022 NFT staking, Q1 2022 summon launch, tapos wala na. Okay, so lahat to nangyari ng Q1, ewan ko ba't pinahabaan pa nila. Anong masasabi natin regarding this roadmap? In my opinion po, this is wrong. Okay, first of all, lahat naman to ay Q1 22, dapat nasa isa lang din yan, no? Pinahaba lang niya. Number 2, hindi naman nasuscroll, so hindi natin alam kung paano na-develop tong game na to. May mga games kasi na binibili na lang nila yung mismong game tapos ginagawa ng NFT. Dito, guys, hindi natin alam yung past at hindi natin alam yung future. Okay? The roadmap should actually show where it began and where it's going. Yun ang purpose ng roadmap, in my opinion. Eh, para sa akin, this is red flag na rin kagad. So dito, guys, FAQ. Okay? What can I do with my Summoner NFTs? Summoner can play to earn with when holding the NFTs. There will be a staking service soon after the game launch where you will be able to stake your NFTs and receive SUT,
summoner token in return. Do I need all 4 NFT to play summoner? Okay, holding a summoner NFT is recommended as you can play to earn. However, you can still play summoner without an NFT. Okay, so that's the good part. So at least guys, kahit wala pa kayong NFT binibili, masusubukan nyo yung game. Okay, yun naman ang importante sa atin. Gusto natin subukan muna bago mag-invest. Okay, marami magsasabi sa inyo dyan na bumili muna kayo bago kayo maglaro. Hindi po. Nakalagay dito na you can still play summoner without an NFT. So I suggest do that. Kung nagustuhan nyo, kung linaro nyo yung game ng isang linggo tuloy-tuloy, then nagustuhan nyo yung laro, doon kayo mag-invest. Dito marami pang mga FAQ, join us, subscribe, meron sila ditong Discord, Medium, tsaka Twitter. Tapos ito hindi na natin maintindihan, no? Ano tong subscribe? So dito guys, clinic natin yung subscribe, lumabas you need permission. Okay, so medyo magulo yata yun. Twitter nila guys, tingnan natin. Dito guys sa Twitter nila, join December 2021 with 4,216 followers. Okay, so habang nagbabrowse guys, nakita natin, no? May mga page shillers na rin pala tong project na to. Okay, so malamang familiar na kayo kung ano tong project na to. So wala siyang YouTube guys, no? So ibig sabihin wala rin siyang ama. Okay, so ang pinaka video lang niya itong nag-iisang to sa umpisa ng website. Anong masasabi natin tungkol doon? That is a red flag. Okay, gusto natin, nakikita natin kung sino ba yung team, nakikita natin yung ama, nakikita natin yung updates. Kung maraming tao sa team, madaling gumawa ng YouTube channel at madaling mag-update sa YouTube. Okay guys, dito sa white paper nila, no, ito pa rin yung video dun sa intro ng website nila. Summoner story, may backstory dito, and notice. Summoner creatures. Okay, so ito yung classes. Ulitin lang natin. Assassin, Ranger, Supporter, at Warrior. Merong grade. Okay, normal, superior, magic, rare, hero, epic, ancient, unique, at legend. Ang stats niya sobrang simple, no? Types of abilities. Attack, health, defense, attack, speed, crit, at crit damage. Ganun lang kasimple. Game mode, stage, world boss, at may PvP arena rin siya. Dito sa baba nakalagay, deposit is successful. Ang problema, wala naman nakalagay kung paano mag-withdraw. Okay, so mamaya i-explain ko sa inyo yan, bakit wala niyan. How to unbox a mystery box. So kung gusto nyong bumili ng mystery box, nasa inyo yan. BFC, BFC, BFC. Okay, merong 1, 3, at saka 5. At dito, upgrade summoner. Okay, so kung gusto nyong i-upgrade, ito naman ang gastos nyo. Depende sa grade nung hero nyo. So dito pa lang, pansin natin, no, sa mystery box, eh, nakalagay login and deposit, how to unbox, at how to upgrade. So tatlong gastos kagad. Okay, wala pa tayo nakikitang earnings na guide dito sa white paper nila. So staking score, rare, hero, epic, ancient, tsaka unique lang ang pwede. Okay, NFT staking guide, how to stake. Again, no, iwan nyo lang ulit yung pera nyo dyan. So how to stake, meron palang how to unstake at how to claim. Okay, click claim now to start the claim. Click claim now on the pop-up to confirm the amount you want to claim. So pwede naman din pala mag-claim. Bridging BFC from Ethereum to Polygon. Okay, so kung mga wala pa kayong idea, no, kung paano mag-bridge to Polygon, meron silang guide dito, tsaka sushi swap using MetaMask or using Byport. So dito lang sa baba, meron lang sila dito summoner FAQ na ganito rin yung nasa website, event, Discord, Medium, tsaka Twitter. Okay? So guys, the good and the bad regarding summoner. Okay? The good para sa akin, gusto ko yung gameplay niya kasi auto-attack, no? Ayoko na nang nag-iisip parang Axie Infinity na didiscard yan mo pa. Ito, tuloy-tuloy lang siyang aatake mag-isa. Okay? Sa graphics niya guys, actually mas matino pa siya sa Idle Mystic kung ako tatanungin niyo, no. Mas malinis naman yung itsura niya kaysa sa mga pixelated games, no, mga 8-bit games na sawa na ako sa mga ganun. Good na din sa akin, no, na meron silang Google Play. Okay, tapos sabi daw nila lalabas din sa iOS, so hindi pa natin sigurado yan. Ang bad guys, wala tayong nakitang team from the website or white paper. Ang tingin ko tuloy dito sa game na to guys, baka isang tao lang, no, ang gumagawa nito. Kadalasan ng isang tao, one man team, eh laging bumabaksak. Okay, nandyan si Coin to Fish, na alam natin na isang tao lang yun, imposibleng team yun, eh.
coin to fish, anong nangyari, bumagsak. Nandyan si Crazy Miner, di ba? Na alam din natin, tingin ko din doon, totoo lang, isang tao lang yun eh. Isang buwan lang din bumagsak. Red flag din sa atin guys, yung roadmap nila, no? Ngayon lang tayo nakakita ng roadmap na ganito ang itsura. Okay, hindi mo alam kung present, past, future o kung ano man, you know? Parang naging history lesson na lang eh, simula Q1. Ang masaklap doon, sobrang bilis naman nag-release ka na kagad ng game. So baka pre-made game na to na ginawa lang niyang NFT. Guys, real talk lang ha, honest lang ako. Tip lang to, no? Mag-ingat lang tayo kasi may mga games na lumalabas na mostly talaga eh gusto lang nila mag-deposit kayo pero may hirapan kayo mag-withdraw. Ang tawag ko dito guys is bagong P2P, okay? Ang alam natin kasi lahat ng may NFT is P2E, play to earn, dahil nga NFT game siya. Pero may mga games na lumalabas na ngayon na ginagawa nilang parang P2P, kailangan yung bayaran yung game in a way of using NFT. Okay? Na akala nyo, kikita ko kasi NFT ginamit ko. Pero ang nangyayari talaga is binibili nyo lang yung game pero mahihirapan naman kayo mag-withdraw sa huli. Actually, sinilip natin yung mga paid shillers, no, na gumawa ng video na to. Napanood ko sila. Well, obvious na obvious, no? Talagang kung paano sila magsalita, alam nyo na eh, no? Na yung mga mata ng mga gumawa nito nakatingin sa kanila. Well, ang akin lang, maraming nagtatanong, no, kung paano mag-withdraw. Kasi kahit sila, hindi nila na-explain kung paano withdrawal process nito. Again guys, this is my personal opinion, okay? Pwedeng hindi po tayo magkasundo, pwedeng tingin nyo, ay hindi, legit to, daming incheck na nakalagay. Well, nasa inyo po yan, no? Ewan ko kung incheck ba to, Koreano, or whatever, tingin ko Koreano, you know? Nasa inyo po yan. Kung tingin nyong legit, then guys, go ahead, do it at your own risk. Kayo bahala dyan, pera nyo yan. Like I said, hindi po ako namimilit mag-invest or hindi ko rin kayo iniiwasan mag-invest. Sinasabi ko yung DYOR ko, sinasabi ko kung ano yung opinion ko. Again guys, yung ating Discord channel, okay, nandyan po yung link sa baba. Click nyo lang yan, libre po yan. Samahan nyo kami doon, pag-usapan natin. Kahit ano, kahit itong summoner, pag-usapan natin doon. And of course, like, share, and subscribe. Malaking tulong at suporta yan, no? Dito sa video na to at sa channel na to para mas marami pa tayong honest, real talk, NFT game reviews para sa inyong lahat. Until next time, my name is NinongAce. See ya!